Isang mapagpalang araw na naman. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga napadaan lang dyan sa channel ko, tuloy po kayo, at alam kong hindi mo magugustuhan ang video na ito, kaya huwag kalimutang mag. Salamat kaibigan. Hello sa mga subscribers ko at sa mga bago, maraming salamat sa inyong lahat. Ngayong araw, isa na namang napakagandang awitin ang ating alamin kung paano ito gitarahin. Napakasakit Kuya Eddie. Kanta mula ni Roel Cortez. Sumikat noong dekada 80, 1984. Sa ating mga bayaning overseas Filipino workers na napadaan lang dito. Lagi po sana kayong mag-iingat dyan san man kayo sa abroad. So eret na. Rock and roll to the world. All right.
tutulungan kita, sa mata makikita. Iniibig kita, yan lang naman ang kadalasang maririnig natin na awitin tuwing Linggo na pinasikat ni Roel Cortez. At ang napakagandang awiting para sa mga kababayan nating overseas Filipino workers o nagtratrabaho sa abroad. Ang kantang Napakasakit Kuya Eddie. Kantang pinasikat ni Roel Cortez. Ang tunay na pangalan ni Roel Cortez ay Roel Corpus. Ipinanganak noong 30 ng July 1957 sa Mikawayan, Bulacan. Ang pangalan ng kanyang ama ay si Cifer Ino Corpus at ang ina nitong si Felicissima Corpus. Gusto niya maging isang mahusay na mang-aawit, ngunit tutol sa kanyang gusto ang kanyang mga magulang dahil may iba silang gusto nito. Ngunit mahilig talaga sa musika si Roel Cortez. At kahit tutol sa kanya ang kanyang mga magulang, ay tinuloy niya peron ang pagiging isang singer. Hindi naging madali para kay Roel ang hamon ng buhay, kaya lagi itong sumasali sa mga amateur singing compilation at hanggang nakilala niya si Freddy Aguilar na noon ay sobrang sikat na. At hanggang nagkaroon ng potensyal na tumugtog sa isang bar kasama ang noong sobrang sikat na SI Cap Freddy. At habang kumakanta ay may isang producers na humanga sa kanya at nangako bibigyan siya ng sarili niyang kanta. Taong 1984 ay lumabas ang kanta niyang Napakasakit Kuya Eddie kinumpos ni Jericho Rimes. Naging sunod-sunod ang kanyang mga kanta hanggang sa nagkasakit ito. Nalaman ng mga doktor na si Roel ay may stage 4 colon cancer. At sabi ng mga doktor ay mahirap na itong gamutin. Pumanaw si Roel Cortez noong April 1, 2015 sa edad na 57 years old. At hanggang sa ngayon atin pang maririnig ang napakaganda niyang awitin. Ang Mucha Kabaleleng. At hanggang dito na lang maraming salamat.